for you guys to win a car. So, isa sa inyo mananalo na, na meron siyang isang kotse na hindi ko alam kung tangke o lalaban sa gera. Siguro ko pareho kung gusto nyo rin malaman kung ano yung mga dinadrive ng mga favorite nating artists, celebrities, influencers, vloggers. So guys, I would like to welcome you to another segment of Kachat. This is Mad Mad Car Review. So what's up mga kachabs? So stay tuned lagi kasi every vlog natin, meron tayong mga hint for you guys to win a car. What? So, isa sa inyo mananalo ng kotse. So, before that, syempre sino ba naman na alam ko excited? Marami ng ano, marami ng nag-request sa akin, nag-review ko tong tao na to. So, with that, i-review natin to. Ang pangalan niya po, is Ricardo Dadisay. Kitang-kita niyo. Sino nga naman hindi makakilala kay Coco Martin? Isang mabait na tao, nag-start sa mahirap, now is sa mga pinaka-highest paid na artista ng ABS-CBN. At siya na rin yung director ng Provinciano. Ilan sa mga movies niya, sumikat siya na... Actually, matagal na naman siyang sikat eh. From dati pa. Then, nagkaroon siya ng iba't-ibang handlers. Pero, sa mga nagustuhan ko movies sa kanya, mga movies na ginagawa niya is Parental Guardians. Ang kasama niya dyan, syempre, si Vice Ganda. Maybe This Time ni Sarah G. Kasama si Sarah G. Yung Triple Double kasama si I.I. De Las Alas at Jenny Lynn Mercado. Yung Beauty and the Beast kasama si Vice Ganda. Pero syempre, ang pinaka nakilala siya at pinaka pumutok at pinaka nag-release sa kanya sa superstardom is yung Ang Provinciano, which is originally done noong 1997 ni Fernando Poe Jr. Oh, nag-research talaga ako para sa inyo ah. Pero syempre hindi naman 'yan ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil this is the Mad Mac Car Review. Gusto ko lang kayo bigyan ng background at malaman niyo na kinagandaan ko siya. Ang pag-uusapan natin yung insane car collection niya. What? Na meron siyang isang kotse na hindi ko alam kung tangke o lalaban sa gera. What? So guys, simulan na natin tong itong pinaka isa sa pinaka maraming kotse natin na i-review. In 3, 2, 1, Coco Martin, let's go. A few moments later. So we're back, mga ka-chaps. Siyempre, kailangan grabe yung energy natin. What? Mga ganun. Hindi ko alam kung ano ko eh. Pero, the first car that he owned na nakita, Ford Mustang. The Ford Mustang, yung bago ng Ford Mustang to ah. Pero, grabe. Ito yung mga ano ah. Guys, liwanagin ko lang ah. This is some of his insane car collection. What? Hindi ito lahat ng mga kotse niya. Kasi pag lahat to, baka abutin tayo ng isang oras sa mga collection niya. Sabi ko na stop! So let's start up dun sa Mustang niya na V8 na sa nakikita ko naka-kenderage yung stripes niya tapos kulay black siya. Pareho tayo ng gusto! Gusto ko rin ang black! What? Okay, basta yun. Fernando po yung meron. So, it's a V8 460 horsepower na Mustang kasi kinuha niya is yung V8 na 5.0. So, Best Buy, grabe tong kotse ito. Siguro nakikita nyo naman yan. So, dito. Hindi ko alam kung saan siya lalabas. So, yan. So, nakikita nyo naman siya. Yan yung Ford Mustang niya. And, great buy. Kasi, kumbaga, collector naman siya. Hindi naman para gamitin eh. Just to collect. Siguro, napadaan siya. Uy, may Mustang oh. Ha? Sige, come on. Let's buy. What? So yun yung Ford Mustang na, and syempre, alam nyo naman yung favorite ko, mga classic car. Meron din siya kapareho kay Daniel Padilla na Mustang 67 Eleanor GT500. Meron siya. Sa kanya pala yung nakita ko na ano, kulay pula. Nakita ko sa internet, di ko nakita sa personal. What? So ito yung kotse niya, yung 67 na GT500. Then sabi ko nga, basta classic car, it will catch my eyes. Kasi sabi nga, everybody can buy luxury cars, but not everybody can assemble a classic car. Oh, English yon, sir! Paano mo sabi? And ano naman to, ilala nyo naman yung mga ganito classic kotse, mga mamurahin lang to. 600 horsepower,
Ford the Racing Engine, 11.3 million, no? Kayang-kaya, no? So, ganun na siya kasikat, ganun na karami yung pera niya, and not to mention pa yung mga bahay niya. Siguro it's for a different topic na sa susunod pa rin. Puro mga kotse muna tayo. Okay. Yan yung ano niya. Fully restored siya. All restored to. Well, hindi siya modified, all restored. Tapos, side vent exhaust siya. So, para mas plug. V8 carburetor to, carburetor type to. And yung third niya, siyempre, isa to sa mga gusto ko pero hindi ako nagkaroon. Pero ang gusto ko naman yung AMG. It's a Mercedes-Benz. Kung hindi ako nagkakamali, itong Brabus na to is the G63. Sumikat ang G63 sa Dubai kasi ginawa ang G63 ng Mercedes-Benz para kay Sheikh Hamdan bin basa yung Sheikh ng Dubai. Doon siya ginawa. Tapos hanggang naging commercialized siya. Tapos naging commercialized siya, sumikat siya kasi yung itsura niya, yung tindig niya, para siyang boxy, tapos Mercedes-Benz siya. Yun yung history ng G63. Tapos, bakit merong, may mga tanong eh, bakit merong G63 Mercedes-Benz na AMG? Merong G63 na Brabus. Actually, ang Mercedes-Benz is a sole company, meaning isa lang siya, na kumukulab. Parang Supreme sa Louis Vuitton. Louis Vuitton Supreme or Supreme Magic Sing. What? No, hindi. Pero isa pang kumpanya ang AMG, isang kumpanya rin ang Brabus. So it depends kung ano yung gustong i-collab ng Mercedes-Benz. Halimbawa for today, kasi AMG is made para sa mga makinang matutulin. So pinabibilis niya yung makina mo. Or pwede na Mercedes-Benz mo, lalagyan lang ng AMG na makina. So, Mercedes-Benz is different from AMG. Saan naman magaling yung Brabus? Brabus is magaling sa mga chip, racing chips. Kaya kung mapapansin nyo, even yung mga blacktop na mga SLS, SLK, SLR, naka-Brabus chip siya. Napapabilis niya yung computer box para magbigay ng signal sa makina na mas tulinan niya. Okay? Food for thought. Okay? Thought. Okay? So now, next. Yan yung Brabus na yung G63. Ang price nito, ang alam ko kasi dito sa Pilipinas, yung G63 na bago is 15 million. Pero according to sa nabasa ko, nabili raw ni Coco Martin, yung Brabus na G63, 450 horsepower V8 to, 11 million. And I doubt it. Siguro mga nasa 7 million lang to. Ako sa pakiwari ko lang. Correct me if I'm wrong. Okay, now, hindi ko alam kung pang ilan na ako eh. Pero next car niya, syempre yung Jeep Wrangler niya na off-road. Yung Jeep Wrangler niya, that's 1.9 to 3 million pesos. Hindi ko alam kung ano yung kinuha niya na package. Kasi yung nakita ko sa kanya is iyan. Yung naka-setup na naka-off-road na naka-foil na siya, naka-rims na siya, and all. So, Jeep Wrangler is a normal car for a guy na ganyan kayaman. Yes, hindi ko sinasabi na it's a normal car for everybody. It's a normal car para sa mga tao na ganyan yung pera. Nagigets yung point. So, yun. Now, next niya is yung FJ Cruiser. FJ Cruiser, alam naman, mahilig siya sa off-road eh. May mga Land Cruiser na nga siya, hindi ko na mare-review eh. Yung Land Cruiser niya, I think yun yung 70s na ano eh, 70s na era. Pero hindi ko na mare-review yun. Hindi ko nga nakuha yung picture. Pero mahilig siya mag-offroad. Meron siya mga picture na nag-o-offroad siya. Pero FJ Cruiser niya, feeling ko, ito yung pangharabas niya. Pag gusto niya mag-offroad, pag gusto niya gawin to, gusto niya gawin yan, yan yung mga go-to niya. And syempre, yung highlight, syempre, gusto natin na ihuli yung isa sa, ngayon lang ako nakakita sa Pilipinas nito. Alam ko, meron ito si Dwayne The Rock Johnson. It's a 15 million pesos car. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo, ano? Na siya lang ang feeling kong meron sa Pilipinas. Inca Sentry. Ito, actually, ang Inca Sentry, ang history naman niya, it's made for armored vehicle. Siya yung mga nagdadala ng mga AK-47, siya yung mga nagdadala ng mga anti-tank. Siya yung tipo ng kotse na kung gusto mong maging safe, yun yung bibilid mo. Hindi ako, ano ba naman? Coco Martin ako eh. Ba't ako kukuha ng Land Cruiser tapos papa-armor ko? Ba't ako kukuha ng BMW tapos papa-armor ko? Ba't ako kukuha ng Expedition
Tapos papa-armor ko. What? What? Kukuha ko ng isa, ng isang sasakyan na armor na Ultimo Granada, hindi tatablan. So weird. Ganong katindi yun. Siya yung mga kinakargahan ng mga Gatling gun, yung mga pinansusugod, yung mga kapag kami mga rallyista, yung mga kahit banggain mo. Alam mo yun, ganun siya katigas. Yun yung mga tipo na kapag nakabangga ka ng taxi, bang! Yupi yung inkas, Brad. Yung taxi tunaw. You're old. You're old. Ganun siya kalupit. So that's the inkas. Yan yung some of the car collections. Hindi ko alam this part 1 siguro. Hindi ko alam kung magkakaroon tayo ng part 2. Sa dami ng kotse ni Mr. Coco Martin and properties. And sorry, hindi po ako nakapag-review ng motor kasi hindi po ako, wala ko akong kaalam-alam sa motor. What? What? Ang alam ko lang ho sa motor, na natumba ako sa motor, sa scooter. Pero gusto ko talagang kumuha ng Harley Davidson, pero we'll never know. Pero alam ko lang isa. From the Mustang V8, from the Mustang 67 Eleanor, Benz Brabus G63, Jeep Wrangler na naka-offroad, FJ Cruiser, and yung Inca Sentry, guys, almost 50 million pesos na to. Not to mention pa yung mga properties niya. At ang pinakamaganda sa kanya, even if he has the cars, he has the money, he has the fame, as far as sa mga kakilala ko nakakilala siya, stricto lang siya sa isa. Sa probinsyano. Kasi sa mga hindi nakakaalam, siya na rin yung director ng probinsyano. So ang alam mo na-imagine ko nga yung parang paano ko i-direct yung sarili ko na suntukin ko yung ito. Sabihin ko, Coco, suntukin mo siya. Tapos ikaw i- What? What? Parang ganun. Pero props kay Coco Martin, wala pa ako nabalitaan o bad publicity tungkol sa iyo. You're a great guy. Alam ko you marami kang natutulungan mga tao and you always give back and lagi kang tumatanaw ng utang na loob sa sarili mo nung ikaw ay wala pa. And like you and like me, galing tayo sa wala at ngayon kahit papaano ako meron na kahit papaano nakaangat ng konti, pero syempre iba pa rin yung Coco Martin kasi gwapo na, may pera, maraming kotse, mabait. Na walang kapintasan tong tao na to. What? What? Much props, Coco Martin, and I hope to see you soon, to meet you soon. Kasi ganun ako eh, kapag meron ako mga nai-inspire ng mga tao, nai-inspire ako sa mga ganyan, gusto ko silang ma-meet. So, I hope to see you soon, guys. And oo nga pala, guys, second word, mystery word, na kailangan mo malaman para sa mananalo ng kotse, is ko. Ko. C-O. Kasi Coco Martin eh. So, yung una ka, ngayon is ko. So, kapag nabuo natin to, edi may kotse ka. Di ba? Ang probinsyano. At ito, ang Coco Martin, si Cardo Dalisay, ang probinsyano. Car review. With that, always remember, basta chubby, yummy. We out. Let's go!